So hello guys, another video na naman, and let's solve another REE board problem in SS. So lumabas to noong September 2017. In a spreadsheet, the number in cell A2 is set to 2. Then cell B2 is set to A2 times 4 divided by this symbol, where the dollar symbol indicates the absolute cell address. This formula is copied into cell C2 and D2. The number shown in cell D2 is, so hanapin natin kung ano yung number sa cell D2. So, sabi kasi guys na itong dollar sign daw is absolute cell address. Therefore, yung value nito is constant. And yung nakalagay diba dito is A2. Ano yung initially set sa A2, diba 2? Which means that's constant. So, itong formula na ito, it will be converted to A2 times 4 divided by 2. Kasi nga, absolute cell address. Yung value nitong denominator is constant to 2 na. Kasi, hindi na yan magbabago. Now, ito daw na formula na to is linigay sa B2. So, ano yung value ng 2, kasi may A2 diba dito? So, this is equal to B2 yung sabi. Therefore, A2 times 4 divided by 2 is equal to 4. Now, pinaste naman daw siya or kinopy sa cells C2 and D2. So, yung gagawin lang natin is ia-iterate natin. So, sa cell C2, actually, yung magiging formula niyan, instead na A2, magiging B2 na yan. And ano yung nakalagay sa B2? Diba? That's 4. So, ano yung value nito? This is 8. 4 times 4, 16 divided by 2, 8. And finally, yung sa D2, itong B2 magiging C2 na. And ano naman yung nakalagay sa C2? 8, di ba? So, 8 times 4, 32 divided by 2 is 16. Therefore, ito na yung hinahanap natin. Yung sagot is letter T, 16. So, again, in-iterate lang natin siya kasi yung formula sa B2, kinopy sa C2 and kinopy naman sa D2. But itong symbol na to is absolute cell address. Constant yan, constant to 2 yung value yan kasi yung nakalagay sa A2 is 2. So that's it guys. I hope may natutunan kayo and God bless. Also, please support me on my YT channel by subscribing